Okay, ang nakikita niyo po ngayon sa inyong mga screens, ito po ay Biblia na amin pong ipinamahagi, ipinamigay noon mga 5 years ago. Ilang kahon po yon? I think, kung hindi ako nagkakamali, nakatatlong kahon po yon, no? Marami pa pong binigay yung mga Koreano na mga kaibigan natin, mga kapatid natin sa Panginoong Jesus. At may kinontak po na manggagawa rin ng Panginoon. At nabahaginan po kami, no, nito. At namigay din po kami dun sa mga ibang mga tao na ini-evangelize namin na hindi pa nakakakilala during that time sa Panginoong Jesucristo. At you know what? Kaya ko po ito iblinag ngayon. Ang halaga po nito ngayon, ang halaga po nitong Bible na ito sa Shopee ay 220 pesos lang po. Okay. So, hindi siya mabigat sa bulsa. So, namigay kami ng ilang kahon lang ganito pagkadami-dami, 220 pesos po pala isa. So, napakabuti po ng doktor na Koreano na yan na, you know, namahagi po nito. At marami siyang pinamili sa PCBS. Hindi ko lang po alam kung saan branch dito sa Maynila. Pero, ang dami niyang pinamili na mga ganito during that time. Sabi nung iba, ito yung pinaka-common na Bible. Yes, I think ito yung, for me, ito po yung pinaka maganda nating i-present sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat unang-una, mga Pilipino, mga Pinoy, di ba? At, yeah, nagtataglay po ito ng luma at bagong tipan. So, napakaganda po ng Bibliang ito para makita po natin, dalawin po natin sa loob. Okay? Yan po siya. Yan po yung kanyang pinaka-cover. I folded some of the pages because may mga writings po, but ignore that, okay? So, ito po yung next page next to the writings. Yan. Napansin ko lang po, I think 20, kung may ilang taon pa lang po ito, pero napansin ko lang po, parang nagyayelo po agad, no? Pero okay lang po yun, the more na naluluma, tila vintage, di ba? Sorry, sorry. Oh, tignan nyo, copyright 2012 pa pala ito. Mm-hmm. Ilang years ago na ba ito? Basta matagal na rin po kasi. Pero ang maganda, ito ang maganda po ninyong ipamigay kung meron kayong mga alam na hindi pa mananampalataya. I think the best. Like, check po ninyo yung pants. Ganda rin. At ito po ay mas bagong salin na magandang balita Biblia. Anyway, ang magandang balita Biblia po na ito, na ganitong salin, ay madalas pong i-update. So, hindi po natin alam anong year in-update or something, but mas madalas po itong i-update kaysa sa ibang Tagalog versions ng ang Biblia. Genesis pa rin po. Alam naman natin ang Genesis hanggang 50 chapters. Ayan, susunod. Ayan. Ang maganda po nito, meron po siyang panimula or meron po siyang introduction. Ayan. So, I think mai-enjoy niyo po ito. Ito yung mga nilalaman. Talagang nakasaad or something para siyempre ito exodo po yan. Okay? Hindi po siya maiganyan, no? At ang maganda, may book finder po pala siya. Ayan. Kita niyo po yung mga book finder. Ayan. Kita niyo po. So, ayan. Ganda. 220, may book finder ka na. Saan ka pa? Diba? So, that's nice. Sorry po sa telepono ko. At, ayan. Siyempre, gabi na po eh. Ayan, tignan natin to. Naglingkod si David kay Saul. Okay, ano. Yan ang sample na inyong masasaksihan dito. Yung, ano, pagka bumili kayo nito. Pero I suggest, kung matagal ka ng Kristiyano, bumili ka ng ilang piraso para may pamigay mo. Iba yung may physical Bible, sabi nga nila. Yan. Ganda po siya. Pag nasa bandang gitna ka na, pwede mo na siyang iganyan. Kasi malakas na yung weight dito, mabigat na yung weight yan. Yan. I love reviewing books.
Dahil hilig ko talaga mag-review ng mga vintage, mga libro. Lalo na banal na kasulatan. Okay. Where is my favorite sound here? Of course. Maybe yung favorite ko, favorite nyo rin, right? It's ano, Psalm 91. Ayan. Ala, oops. Ayan. Siyempre, yung pinaka... Ayan. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakakatiyak tatamuhin nila ang kaligtasan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maganda po, no? See. Yan. Kawikaan. Alam niyo po ba ang kawikaan ay napakaganda sapagkat yung pang-araw-araw natin ay anong tawag dito? Yung pang-araw-araw natin ay akmang-akma sa mga nilalaman ng libro ito, ng aklat na ito ng kawikaan. So, tulad niyan, 17, tignan niyo. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Correct. Sapagkat pag gumagawa siya ng masama, sabi ng Bible, winawasak niyang buhay niya. Isaiah 41. Paborito ko yun. Teka. Let's see kung paano siya isinalin. Ayan. 41:10. Siyempre. Jeez. Ayan. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Hallelujah. How sweet, Lord Jesus. Jeremiah? Ano yung very popular sa Jeremiah 29:11, no? Siyempre, alam naman natin yun. Tingnan natin. 29:11. Tunguhin natin yung mga favorite verses, no? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo, sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Hallelujah. Tunguhan naman natin ng New Testament. Siyempre sa Tagalog, ang tawag bagong, ayan. Ito yung divider niya, halaga yung bagong tipan. Pero siyempre, sa pag-aaral natin ng Bible, ang bagong tipan nagsimula nung namatay si Lord Jesus sa cross. Yun ang talagang, yeah. Yan po siya sa kabuuan. No? Yeah, meron din pong introduction ng bagong tipan para maipaliwanag. So, maganda pong basahin. Para alam natin kung ano po yung mga nilalaman ng bagong tipan. Sa Mateo, meron din pong panimula or, yeah. Panimula yung kanyang introduction. Yan. Yeah. Tapos dito, one. Hindi naman natin iisa-isahin eh. Yeah, diba? Oh. See? Ang ganda, oh. At ang maganda po nito, wala ba siyang extra picture sa picture? Pahayag, ayan. So, maliban doon, ano pa yung mga dinagdag? Tingnan natin, ayan. Saan hahanapin sa Biblia? Meron po dyan. Nandito rin po yung chronological. O, may talaan tayo ng mga salita. Ayan. Ang ganda po nito. O. See? Pagkatapos ng pahayag pala, susunod na yung talaan ng mga salita. Ah, 1980 pala na ilimbag itong yeah. Tapos na kronolohiya ng Biblia.
Pasensya na kayo sa pusa, maingi po. Chronological. Saan hahanapin sa Biblia kung may problema ka? Ayan. Like that, oh. Alam naman na po ninyo yan, di ba? So, overall, may map pa ito. Ang ganda. Ngayon, ito po maganda rito, oh. Meron pa siyang ano sa... Ang ibawa na layun na... O yan. I think natuntun na natin ang last page. Ito yung likod niya. So yan. Sa ating pong kabuuan, ang ating pong review ng magandang balita Biblia na akin pong inirekomenda sa inyo. Highly recommended ko po na bumili kayo nito ng maraming kopya kasi 220 lang po sa Shopee. Hindi ko lang po alam sa ibang bookstore. Ito po ang pwede nating ipamahagi sa mga bagong believers, no? Para sila man po ay magkaroon ng interest sa salita ng Panginoong Hesus. Okay? Kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, at especially ito, napakahalagang video po nito dahil ito po ay may kinalaman sa salita ng Panginoong Hesus para alam naman po nila na nandiyan ang Bible, no? Na pwede nilang matuntun, pwede nilang lapitan para marinig nila ang tinig ng Panginoong Hesus sa kanila. Thank you po muli, and Jesus truly loves us all.